Good morning mga ka-idol. Ang content natin ngayon ay pag-uusapan ang ating brick master assembly, yung ang ating preno. Ngayon, talakayin natin kung bakit lumulubog ang ating preno. Bago ang lahat, intro muna tayo. Ngayon, ituturo ko sa inyo anong sinyales o sintomas ang inyong preno. Ngayon, pag namimpreno ka na pag-apak mo ng pedal, pag-apply mo ng pedal na medyo unti-unti bumababa, pag sa Toyota BIOS, mga ka-idol, ituturo ko sa inyo kung anong una mong gagawin o ano una mong itutrouble. Pag apply mo ng preno tapos medyo bumababa pa siya, pakiramdam mo malalim, una mong gagawin, siyempre titingnan mo yung ano, titingnan mo yung handbrake. Titingnan mo muna ang handbrake at saka brake pad sa harap. Yung handbrake, yung sa likod yun. Yun, titingnan mo kung yung handbrake mo, diba, ganito yung posisyon ng ano mo, panel mo sa baba. Yung tawag yung kung saan nakalagay yung handbrake, itong handbrake mo. Ganito yung handbrake. Ito yung handbrake na ganito. Ito yung lapaga ng handbrake. Ganito. Pag nakaganito posisyon, mga ka-idol, maganda pa. Maganda pa siya. Pero pag nakaganito ng posisyon, mga idol, ang handbrake mo, patingnan mo na. Yun. Patingnan mo na, mga ka-idol, yung handbrake mo kung adjust na. Yun. Ituturo ko sa inyo ang paano mo malaman na panipis na ang inyong brake pad. Ngayon, ituturo ko sa inyo, may nakalagay ito, yan, ano nakalagay, maximum, at saka main, yun, minimum to, saka maximum. Ngayon, pag nandito pa yung brake fluid mo, okay pa yan, makapal pang brake pad yan. Basta wag lang kayo magdagdag ng brake fluid. Wag lang kayo magdagdag ng brake fluid kasi itong babasehan yung mga ka-idol. Yung level ng brake fluid. Okay? Para makita mo kung manipis na ang brake pad nyo. 'Yun. Isang tip ko lang sa inyo sa experience ko lang sa araw-araw kong nagtatrabaho sa mga taksihan po ang trabaho ko, mga ka-idol, taksihan, kaya nga medyo tukod kami sa mga trouble, kaya kasi ano siya eh, araw-araw bumabiyahe, walang pahinga, yun coding lang ang pahinga, medyo coding pa nga nagbabiyahe kasi walang, sa ngayon walang coding. Ito babasihan natin, mga ka-idol. Yan, pag ganito pa ang brake fluid mo, makapal pa yung brake pad. Pag pababa na pababa dito, mga ka-idol, nandito na, medyo panipis na yan, nandito panipis na yan yung brake fluid mo, ay yung brake pad mo, kasi makikita mo yun dito eh, may label eh. Pag panipis na, pababa na papababa, panipis na yung brake pad. Pag nandito na yung brake fluid, titingnan mo na yung brake pad, mga ka-idol, kasi manipis na yung pag nandito na sa minimum. Patingnan mo na yung brake pad. Again, kasi pag nagpalit ka ng brake pad, mga ka-idol, itutulak mo yung piston eh. Pag tinulak mo yung piston, aatras siya. Pag inatras, siyempre tangay-tangay yung brake fluid niyan. Aakyat ulit siya dito sa, karamihan pa nga umaapaw, mga ka-idol, umaapaw dito. Tumatapon. Kasi pag kumakapal ang brake pad mo, pag bumalik sa original na kapal,
aahon dito yan yung brake fluid. Pero binumba mo, bumabalik ulit dito sa maximum. Okay? Tapos yun, ginawa mo na yung lahat. Pinalitan mo na ng brake pad. Nag-adjust ka na ng handbrake. Diba? Nandoon pa rin pag inaapa ka, mag-apply ka ng preno, parang dandahan sa, hindi naman totally lumulusot. Totally ano lang siya, dandahan lang lulubog. Pag ramdam mo talaga malalim. Kaya nga mag-adjust, pag napalitan mo ng brake pad dito sa harap, babalik sa normal yung brake fluid. Nandoon pa rin yung parang lumulubog. Hindi man lumulusot, lulubog lang siya. Ngayon mag-adjust ka ng handbrake. Kung lalo yung handbrake mo nakatingala ng ganito. Ganito. Kaya ang normal na handbrake, ganito talaga. Pag gumano na, adjust na yung brake shoe niya. Mag-adjust ka ngayon. Okay, nabalik mo na, na-adjust mo na. Nandoon pa rin yung parang dandahan talaga lumulubog. Ngayon, dito na tayo sa brake master. Yan. O brake master kit. Yan. Titingnan natin mga ka-idol. Yun, binuksan ko na to. Ito yung yan. Ito yung primary brake master kit. Yan. Makikita mo mga ka-idol. Pakita ko sa iyo. Nakikita mo yung ano, yung pumuti siya, tingnan mo. Ito may puti ah. Yan, may puti siya. Pag inikot mo siya, itim. Ibig sabihin, may kumikis-kis na siya mga ka-idol. Puti. Yan, puti ulit. Yan, puti ulit. Yan ha. Yun, may kumikis-kis na. Tsaka titingnan mo yung kit niya. Yan. Titingnan mo yung kit niya. Yan. Upos natin. Yung kit niya, manipis na. Tsaka may kis-kis na siya. Kaya nga pumuti siya. Mayroong tumatama na dun sa may housing niya. Tumatama na dito mga ka-idol. Tumatama na dito sa loob. Ngayon, titingnan natin yung secondary. Ang secondary mga ka-idol, tanggalin mo lang itong digis. Yan, tanggalin mo itong digis. Yan, tanggalin mo ito. Yun, lalabas na siyang kusa. Yun, ito yung secondary. Tingnan mo secondary, mayroon na naman siyang marking. Ibig sabihin, kumikis-kis naman dito sa loob. Itingnan yun, pagbasa nyo mga ka-idol, kahit iba, may nagpapagawa ka ng mekaniko, lumulusot, lumulubog yung preno. Siyempre, ang titirahin ng mekaniko noon, dito diretso. Dito sa may brake master kit. Siyempre, pag binaklas ng mekaniko, kahit tumitingin ka lang mga ka-idol, basta makita mong may marking na, kumikis-kis yun o. Yan o, puti. Tinan mo, iikutin ko ha. Yan na po, puti. Iikutin ko. O, itim. Wala siyang marking na may kiris-kisan. Pagbalik dito, o, balik natin. O, yan o. Puti ulit. Yan, puti ulit o. Diba? May puti ulit. Yun. Tapos titingnan mo yung guma, yung kit niya, kung manipis na. Makikita mo mga idol, manipis na. Kaya nga, kumikis-kisan dito kasi pumantay na yung kit niya, itong guma niya, ito yung may itong pinaka bumba niya, yan, guma. Pag magkaroon na singaw yan, mahina na bumumba yan. Kaya nga nagkaroon na siyang marking kasi halos pumantay na itong kit sa bakal. Okay, naintindihan nyo? Ganun din yung primary yan, primary to yan, primary yan, may puti din oh. Yan, marking puti yan oh. Yan puti. Yung sa kabila, wala o. O, itim. Itim na itim yung kabila. Pag dito, mayroon. O, yan o. Puti. Diba? Yun. Tapos, siyempre makikita kayo may-ari. Kaya tingin lang kayo. Titingnan nyo lang. Pag sabi ng mekaniko, pwede pa to. Eh, wag. Sa akin, pag ganito, hindi na pwede to. Kasi nga, tumatama na nga. Tumatama na siya eh. May kis-kis na eh. Diba? May kis-kis na eh. Ibig sabihin, pumantay na yung kits dito sa bakal. Hindi na normal yun. O, tapos, titingnan mo rin dito. Makita mo may, di mo lang magpakita sa inyo eh. May marking yan sa loob. Yan, may marking yan sa loob na makita mong kumikis-kis na siya. Kumikis-kis na dito. Kumikis-kis na yung ano niya. Yung brake master kit. Yan.
Tapos tuturo ko sa inyo paano ikabit. Siyempre unahin mo yung secondary. Unahin mo to siya, ang technique nito papakita ko. Ipapasok ko to, ah. Yan, sandali. Yan. Paano pagkabit? Kahit kayo, pwede nyo kayo na magkabit eh. Kung yung sa mga hindi mamasilan lang, ayaw humawak na malangis or magrasa, pwede nyo itong panoorin mo lang yung video. Yan, pasok mo na. Pasok. Pag napasok mo na, diinan mo yan. Diinan mo. Pag diniinan mo na, iturnilyo mo to sa baba. Higpitan. Higpitan. Tapos titingnan ulit kung maglaro. Oh, di ba? Naglalaro. Oh. Ganun, ganun ang pagkabit dito sa basta to Toyota Vios, kahit mga Toyota Corolla, ganito din, basta mga Toyota. Ganito magano ng preno. Tingnan mo lang kung tama yung pagkabit mo kasi oh, naglalak siya. Tsaka mo ikabit yung primary. Okay. Sana makatulong tong video na to para sa mga may sasakyan. Panoorin mo lang yung video na to para may idea kayo kung bakit lumulusot yung lumulubog yung preno nyo. Yun, sana makatulong to. Sa unang gagawin nyo pag ganyan na lumulubog, tingnan yung brake pad, label ng brake fluid. Yun, basta pag bumaba na sa minimum brake pad, papalitan mo na. Kasi bumababa na, ibig sabihin umurong na yung brake fluid. Kasi pag nagpinalitan, magbalik ka ng brake pad mga ka-idol, babalik ulit sa aapaw pa nga eh. Hindi lang babalik, aapaw. Pero pag pag natapos mo nakabitan ng brake pad, pag binumba mo, bumabalik ulit sa, kahit umapaw na siya, bumabalik sa maximum. Okay? Tapos yung napalitan mo ng brake pad, nandoon pa rin yung parang malalim. Sa handbrake ka na. O kung pwede mo na eh, pagsabay mo na lang para hindi isang gastusan na. Yun. Sana makatulong itong video ko na sa mga mahilig sasakyan. Maraming salamat mga ka-idol at sa pagsuporta niyo sa aking YouTube channel. At good morning. Bye-bye.